yung habit natin, may ilaw. Diba? Ito, may ilaw. So, okay siya. So, tatakpan na lang natin siya. Yon, good morning guys. So, ang video natin ngayon ay mag-unbox tayo ng illuminated switch para sa NMAX. Ayan. Pangit. Cut. Yan, ito. Mag-install tayo nitong illuminated switch ng NMAX. So, i-unbox natin, tingnan natin kung ano ang laman. Box natin. Tingnan natin kung anong laman nito. Ta-da! So, meron siyang libre na relay ito. Hindi ko lang alam kung magagamit ito. So, alam kong relay, tatlo lang ang paa ito. Apat, lima. Limang paa. So, may libre siyang relay. Tapos, ito yung switch, illuminated switch. Yan, ito. Left and right na illuminated switch. So, ito siya. Ito ang itsura niya. Yan, ayan guys. Ito ang itsura niya. Left and right. So, sa right, meron tayong push button, electric start. Tapos, meron tayong three-way switch. Ito. Bali, park light on, tsaka headlights on. Tapos, meron tayo dito ang hazard. Ito. Yan. Tapos, sa left naman, meron tayong busina. Tapos, signal light. Ito. Tapos, high and low. Tapos, pass light. Meron din. So, ayan. Try nating DIY install. Yan. Zoom. Yan. So, try nating kabit. Kung kaya natin. So, ikabit natin guys. Meron siyang isang dalawang mahaba dito eh. Sabi ng binilan ko DIY daw, pero mukhang hindi eh. Kasi ito. So, maalaman natin mamaya yan kung para saan tong dalawang wire na to. Yan, to. Yung dalawang wire na yan. Maalaman natin yan kung para saan yan. So, simulan natin guys. Tara. So, ayun. May extra pa, oh. So, bago natin yan i-install, tanggalin natin muna to. Ayan. Para ma-access natin tong loob. Tapos, ito yung, ano, tanggalin din natin yan. Tapos, mayroon isa din dito. Ayan. Tapos, sa ilalim, ito. Ayan. Meron din dyan tornillo. Dito. Ayan. Dito. May tornillo din. Tapos, sa kabila. Ito. Tapos, ayan. Para, yan o. Tatanggalin natin para mabuksan natin yung switch. Tapos, sa ilalim. Ayan. Ito. Ito na. Ayan. So, simulan natin magbaklas.
So ayun guys, nabuksan na natin. Na-access na natin ang mga wire sa loob. So nabuksan na rin natin ito. Nabuksan na rin natin. Tanggal na rin natin. Ito. Tanggal na rin natin itong sa throttle cable. So may pagkakaiba ang lock niya. Ito, may lock siya dito eh. Ito yung butas. Ayan yung butas oh. Yung pinaka-lock niya. Ito. Yung stock. Yung stock niya. Meron siyang pinaka-lock para hindi siya umikot. So, yung nabili natin na illuminated switch sa kabila, nandito yung butas niya. Nasa kabilang side. So, bali nandito yung side. Nandito siyang side diyan. So bali magbabare na tayo dito ngayon, magbubutas tayo ngayon ng panibago. Kagaya nito para magkaroon ng ano, ng lock para hindi siya umikot. So yung iba daw, sabi nila, tinatanggal nila yung pinaka ganito. Ito yan, yung nakalabas, tinatanggal nila yan para hindi na magbutas. So ako, ang gagawin ko ngayon ay magbubutas. Kakabit natin yan. So, ito yung lock niya eh. Ito, ito. So, magbubutas tayo dyan. Sasukatin natin. Tapos, bubutasin ang barena. Tapos, sa kabila, nandito naman din yung butas niya. Ito. Para matanggal to, kailangan natin tanggalin tong dalawang alin na to. So, yung sa preno. Kailangan itong tanggalin para matanggal ito kasi mahigpit eh. Hindi siya mawagot. So, ang lock din niya, nandito sa mga, andito namang side. Ayun, ito, ito, ito. Ayun yung lock niya. Yung illuminated switch, andun din yung lock niya. Bale, sana ba yun? Ito. Nasa harapan naman din. Pareho silang nasa harapan. Hindi ko lang alam kung magkakatapat sila ng butas. Kung magsaswak siya pagka nilagay natin dito. So, tingnan natin kung sa swak, baklasin natin ito. Ah, ito. Baklasin natin yung pareho. Ilapat natin kung anong mangyayari. One eternity later. So, yun guys. Natanggalan natin itong ano, mga brake magkabila para ma-access natin mabuti ito. Para mabarenahan natin, mabutasan natin ng maayos. Kailangan tanggalin ito. Para hindi siya kung tumapis man na hindi magasgasan. So, babarenahan natin yan dito. Yung pinaka-lock niya. Dito. Sukatin natin mabuti para alam natin kung saan natin bubutasan. Para hindi tayo magkamali. So, ayan. Natanggal ko na rin yung isa. Ito, isang socket. Sa right ano, handlebar switch. Tsaka ito yung isa. Hindi ko pa na natanggal. So, papakita ko sa inyo guys kung saan natin yan i-access to mamaya pagka nagawa at nakabit na natin siya yung illuminated switch magkabila para makita nyo kung saan natin kakabit at tatanggalin. So ikakabit ko muna to, pupuntasan ko muna, kakabit muna yung illuminated switch tapos install natin. So guys, ito yung maliit na barena. Bala. Iyan yung mga pinutin mo. Parang magayan. Yan. Ito yung maliit na barena. Pinalitan natin ng medyo malaki. Yan. Kasi may hirap magbarena pag malaki agad eh. Kaya maliit muna yung gagamitin natin. So pinalitan ko na ng mas malaki. Yung kakasya yung pinaka butil o yung lock ng handlebar. So ayan guys, nabutas na natin. Ayan, nabutas natin. So titingnan natin kung nagkasya yung kakasya yung nilagay natin ano. Okay. So ito yung lock guys, ito.
Patata, yung bilog. So ilalagay natin ngayon yan. Ito, kita ba? Ayan, ito yung pinakalak niya. So, dito yan nakalagay. Ayan. Ayan yung pinakalak. Para hindi siya umikot. Nalalagay natin ngayon yan. Ganyan na. Ganyan yan. Tapos, ayun, sakto. Sakto siya, guys. So, pwede natin itong tanggalin ulit para ma-access natin. Malagay natin mabuti yung tawag ito, throttle cable. Tanggalin natin ulit ito para medyo malawag kumilos. So, guys, hindi rin pala tapat yung pinakabutas niya. Totoo yung pinakabutas niya, hindi rin siya tapat. So, bubutas ulit siya ng isa dito. Barena ulit. Hindi pala siya sinasabi na plug and play. Pero yun nga, may modification pa rin na gagawin. Eto, bubutasan dyan. Ayun guys, sakto na siya. Pwede na siyang ikabit. Sakto siya. Okay guys, balik tayo. So, nakabit na natin itong illuminated switch sa kaliwa, kanan. So, ito, okay siya. Nakabalik na rin natin itong mga freno sa dating setup. So, yung wiring naman ngayon ang papakita natin sa inyo. So, ito, uhugutin natin to. Ito yung stock. Yung stock na switch. So, tatanggalin natin itong dalawa. Ito, uhugutin natin. So, ayan, uhugutin lang. So, uhugutin natin. Tapos, ito, yung sa illuminated switch. Bali, ito, yung magkasama. Dito natin siya isasaksak. Tapos, yung isa, dito naman. Yan. So, shield lang. Tapos, ito isa. Saka, sa right naman, ito yun. Pagdudugtongin lang natin to, yung dalawa. Male and female. Connect lang natin siya. Tapos, ito sa electric starter. So, connect lang din natin siya ulit. So, yan. Yan yun ang magiging style ng wiring niya. So, testing natin kung aandar. Guys, tingnan natin. Let's start. So, ayan. Pagka naka-on, igilaw na siya. Hazard, sa park light, saka sa headlight, sa electric, sa horn, sa left and right na signal, tapos sa high and low. Ito naman sa passing. So, bumanda na siya. Passing.
So ayusin lang natin yung wiring. Tapos ito, susuot natin dito yan sa loob. Ito pa yung isang hindi plug and play. Meron siya isang modification na wire ito. Isang modification na wire. Bali, papakita ko sa inyo kung paano ito ilagay. So, papasok natin ito sa loob. Dito. So, hanapin niyo yung ng park light. Hanapin niyo yung socket. So, bali ito 'yon. Kita ba? So, ito 'yon. Ang magiging ano niyan? Ito, male and female din. Ayun, male and female. So, hanapin niyo lang 'yan. Bali hubutin 'to. Hubutin 'yan. So, nahugutan natin. Tapos itong female, lalagyan dito sa kabila. Tapos yung male dito naman. Okay. So ayan na. Tapos ito yung sinasabi natin na modification na isa. Bali, ikukuhin natin to. Ito. Kahit ang binlapit mo. Ito, kita ba? Huhugutin natin siya. Dito, tanggal natin yung lock. Balitang yan. Tanggalin natin siya. Kaya maigpit. Ingat lang. Baka maputulan na kayo ng wire. Pahuhugot. So, wala. So, ito. Nahuhugot na natin. Yan. So, bali, kukuhin natin yung green wire. Ito. Ang tamang paghugot dyan, kukuha tayo ng matulis na na wire, pwede hairpin o kahit alambre na matulis o kaya yung flat screw na maliit, tutusok natin dyan sa kulay puti dun, kulay puti, para matanggal natin to. So hanap tayo ng pantusok para matanggal natin. Okay na. So ito, kumuha tayo ng hairpin, susundutin natin yan sa may puti. Ayan, ito, tatlo yun eh. Make sure na kulay green yung papalagpasin nyo, ah. Natatanggalin nyo. So, tutusokin natin dito. Yan. Pag natusok nyo, yung kulay puti, ihilahin lang dito. So, ayun. Natanggal na natin. So, pagkatanggal lang yan, ihilahin lang din yan. Tapos, ibalik lang natin ulit. So, dati. Tapos, stop lang ulit. Tapos, itong kulay red. Red na wire ito. Bali, kung susupungin natin yan dito. So, ganyan. So, kailangan lang natin ng electrical tape para hindi siya nakabukas. So, testingin natin kung ano ang mangyayari. Okay, naka-power on. Naka-power on siya. Hawakan mo dito, Bian. So, nakikip na ako. Naka-power on na siya. Subukan natin ng fast light. Meron? Fast light. Tapos, tignan. Meron? Kapila? Hazard. Meron hazard, dalawa. Ayan. Tapos, park light off. Park light off. Pass light off. Yan. Off hazard. Park light on. Headlights on. Off. Tapos high low. Okay na.
yun, okay na guys. Pero ayusin natin yung wiring niya. Lagyan siya natin ng dito ng electrical tape, tapos ayusin natin to yung mga nakalabas na wire. Bali nakaano kasi ko eh, naka dual contact na ako eh, ito. Ayan. So ayun, ayusin lang natin yung wiring, tapos tingnan natin yung ano outcome mamayang gabi kung ano itsura, kasi pagka araw hindi siya masyadong makita yung ano eh, makita yung kung ano itsura niya talaga. So okay na, ayusin natin ang wiring. So rinabit natin, may ilaw, diba? So may ilaw, so okay siya. So tatakpan na lang natin siya. Pasensya na, medyo madumi yung ano motor, kagagaling lang sa labanan. So ayusin lang natin yung wiring. Natakpan na natin to, ayusin natin to. Tapos sa setup na ulit. Tingnan natin yung outcome pagkatapos ayusin yung mga wiring. So wait lang guys. Okay, balik tayo guys. Nabuo na, nakabit natin yung mga cover. So iano mo, isusi mo bien. Okay, tanggalin mo yung hazard. Ibabaw. Yan, tanggalin mo yan. So i-on mo, start mo. Okay, i-on mo yung park light. Dito yung maraming switch sa baba. Yan, park light. Isang pindot lang. Ayan. So naka-open yung park light. Off mo. Okay, on mo. Tapos headlight, isagad mo. Okay, naka-on yung headlight niya. Tapos park light. Tapos off mo. Ayan. Off. Tapos on mo lahat. Yung hazard. Ay, yung hazard. Sige, on mo. Okay, nag-hazard tayo. Oh, patay mo. Tapos signal. May signal siya. Kabila. May signal. Tapos park light on. On mo lahat, pati headlight. Tapos hazard. So yun, nag-ano siya, nag-function lahat nung kinabit natin. So naka-on yung park light, naka-on yung headlight, tapos buka mo yung pass light. Yan, pass light, yan. I-off mo, naka-high. Yan, off mo yan. Tapos pass light. Ayun, yung pass light niya. So kompleto yung ano natin, pag-install ng ating handlebar switch. Tapos illuminated siya. So tingnan natin. Okay, ito. Naka-ilaw siya. Ayan, illuminated switch. Tapos sa kabila. Left and right illuminated switch. Ayan. So, yan yung in-install natin. So sana nasundan nyo yung wirings ng ano, at saka yung modification kung ano yung mga ginawa. So madali lang naman, medyo matagal nga lang, madali lang naman yung ano gawin. So sana sundan nyo. Ayan guys. Okay, up mo na. So ayan guys, nagawa na natin, naibalik natin lahat. Tapos ang susunod nating ano dyan, dagdag natin ay mini driving light. So yun ang susunod nating video pag nakabili tayo ng mini driving light. So dito na natin tatapusin guys ang ating pag-vlog. So please like and share and subscribe sa aking channel, sa Abed Walaba TV. So hanggang dito na lang tayo guys. Bye bye. Yun. So ito na guys yung itsura niya pagka ano, pagka sa gabi. So on natin niya yun. So yun yung itsura niya. Ayan. Naka-off yun. Naka-on. Ayan. Park light tsaka naka-on.
So, ayan siya. Itsura niya pagka gabi.